Kung kayo ho'y nanunood sa Iloilo, part 3 na ho tayo. Part 1, part 2, part 3. Ito ho yung sumbong. Ang bata ho nagtrabaho lamang na 16 years old ay bilang katulong para makakumita man lang sa ito ho'y doon ho sa sinasabing pangangailangan niya pagpasukan doon sa mga modules at yung ibang gamit ho gusto ho ng bata. Makatulong sa magulang at para ito ho'y mga pangangailangan niya matugunan. Ngayon, ang problema ho kasi siya ho'y inabuso ho ng kanyang matandang amo, hinipuan, hinalikan. Ay, ang bata ho kasi nagsumbong sa anak na babae. Ang ginawa ng anak na babae, umiyak, pakitang tao. Pagkatapos ang ginawa, pinauwi na yung bata. Ibinigay yung sweldong kalahati lamang kasi naka 15 days, 3,000 pesos. Take note, para masundan niyo, ano? 3,000 pesos na kanyang ito ho'y 15 days na trabaho, 6,000 ho ang ipinangakong trabaho ng bata. Magluto, magsai, maglinis. Lahat ho yan ang mga gawaing bahay ng isang 16 years old na gusto ho para magamit niya habang doon sa sinasabing ito'y semester break. Ito ho yung sinasabing summer. Ngayon, mga boss, ang ginawa ho ng mga anak na babae, simple lang ho, ano? Binantayan pag-alis habang naghahakot ho ng kanyang gamit, tinawagan ng taxi, binigyan na ho parang sasakyan, sila pa ho mismo nagpakuha, pinasundo, at pagkatapos pinaalis, yun lang ho. Pagdating ho roon sa kanilang lugar yung batang dalagita, nagsumbong ho sa atin. Dinerecho na ho namin, papunta ho sa ano, sa Haro Iloilo City Police Station. Doon, medyo laking gulat ng bata ang sinabi ho ng mga polis. May kasong nakasampang ito naman ho'y qualified theft. Sa pagnanakaw raw ho ng bata ng kalahating milyong pisong alahas at 150,000 pesos na pera, cash. Tandaan niyo ho ito, ano? Qualified theft. Ang ginawa ho ng bata, pumunta sa polis kasama yung ama. Etong policewoman, take note, si Corporal Libuna, bumaba doon sa General Investigation Unit at tinawag yung dalawang polis na nakilala na po, mga boss. At pagkatapos umakyat doon sa women's desk para sabihin sa bata, anytime pwede ka nang arestuhin sa ginawa mong pagnanakaw. Abay, mismo ho, walang ginawa yung women's desk na babaeng si Corporal Libuna doon sa dalawang pulis na nanduro ho. Something is wrong. Kasi yung batang hindi pa ho inosente pa lang, akusasyon pa lang, sinabihan anytime maaresto ka na, kinakailangan ho muna ng warrant of arrest. Dadaan ka muna sa piskalya, pwede mong isampa sa judge, titingnan ng judge kung minor de edad, susuriin kung meron ba siyang discernment, alam niya bang ginagawa. At yung mga pag nakita ho na, teka muna, bata pa lang to, ite-turn over ho yan sa DSWD. Hindi ho pwedeng, kumbaga, tatakutin na arestuhin mo, kaya nga ho pumasok ang bitag. Ano ho bang ginawa ng mga polis sa Haro Ilo, Haro City, Iloilo, yung police station doon? Hindi ho natin sa pinipintasan, boysit lang ho tayo. Naka-trending pa rin ho, eto hong yung part 1. And part 2, pumasok na rin po, pati ang abogado para sabihin sa kanila. Ngayon, abogado ho namin para sabihin ho na medyo teka muna. Pakikinggan ng husgado, titingnan ng husgado ang bigat. Yun hong judge. Or pagdating pa lang sa sinasabi nating piskal, magkakaalaman dito yung minor de edad. Susuriin pa ng judge. Kung nga ba'y dapat arestuhin yung bata? Kung totoo nga ba, magpapakita pa ng ebidensya itong mga, mga anak na babae nung matandang manyakol. Sino ho yun? Abay, alamin nyo ho mamaya. Ano hong ginawa ng bitag? Part 3. Inabwisit ho kami. Sabi ho namin, kung hindi nag-ECQ, darating ako, 1 million yung sasampal ko sa mukha ninyo.
Kaya yung mga puliso sa Haro Iloilo, kung nanonood ho sa atin ang IAS dito sa Maynila, o sa PNP natin sa Maynila, maganda ho kayo'y nagigising sa ganitong klaseng mga palabas. Hindi ho para libangin ho kayo, bagkus bigyan ho kayo ng kaalaman, mga bagay na dapat maintindihan nino man ang karapatan. Kaya ho kami sa Bitag, tagapagtanggol ho kami ng mga inaape na yuyurakan. Ngayon ho ang trabaho namin, hindi ho kami basta kakampi lang, tagapagtanggol ho kami. Ngayon, siguraduhin ho natin, tumutok ho kayo mamaya ng konti para maintindihan nyo. Nasa part 3 na ho tayo, mga bossing. Ano ho sa part 3? Confrontation na ho to. Sana kung nanunood ho yung ating PNP sa Kampok Rame, with due respect, ay kami ho'y magiging patas dito. Kaya lang nakakabuisit ho pag nakikita ho natin nagtatakipan kahit na mali ang ginagawa, ginagawang tama. Saan yung nakikita na yung mali, igagawin mong tama? Yung tama, gagawin mong mali. Makinig kayo at panoorin nyo sa Haro Iloilo City Police. At siguro para mas magandang napapanood nyo to, matututo ho kayo. At hindi lang ho dyan. May mga abogado ho tayo. Meron din hong psychologist na awa ho sa bata. Ano ho ba trabaho ng DSWD? Kung nanunood ho ng DSWD sa Iloilo, pasok na kayo. Kasi laking kasiraan sa nangyari sa bata.